Good morning po sa kanilang lahat. Welcome po sa Friends in Christ at patuloy natin ini-welcome lahat po na nakikinig at marami na pong nakikinig sa ating live streaming. Okay? So patuloy po natin ini-welcome ang mga taga-bayan-bayanan. Lahat po ng family dyan ay welcome sa inyo at namimiss na namin kayo sa lugar ni Karen sa Sampaguita. Yan. Welcome po kayo dyan sa pamilya ni Karen, sa mga youth natin sa Adelina, sa Pasita 2, sa Fatima, sa Quezon City, yan. Sa mga nakikinig sa Muntinlupa, Paranaque, at sa ibang bansa. Naku, may nakikinig na rin po sa London, praise the Lord, at sa Australia at sa Canada. At natutuwa po ako na hindi ko akalain na aabot po ang ministry natin doon. So tayo po ay magsimula sa panalangin. Okay? Samahan niyo po ako. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na dapat namin paglingkuran. Salamat sa opportunity na muli kaming mag-aaral ng salita mo, makikinig sa iyo, at Lord, naway magamit namin ito sa pang-araw-araw na buhay. Lord, salamat dahil sa iyo, Lord, meron kaming joy sa aming buhay na anuman ang aming pinagdadaanan ay nagpapatuloy kami. Kapit lang kami sa iyo, Panginoon, dahil kung wala ka, hindi po magiging masaya ang buhay namin, Panginoon. Salamat po sa lahat na nakikinig. Lord, gabayan niyo po sila, ayusin niyo po ang internet signal nila, ang puso nila, Panginoon, upang Lord, lalo po kaming ma-encourage sa salita mo at magpatuloy kami sa aming pagmamahal at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po at Lord, hindi mo kami pinababayaan. Sa aming mga pangailangan, Lord, naroon ka, Panginoon. At gabayan mo ako sa aking pagsasalita, naway Lord, maibahagi ko ang kabutihan mo sa mga nakikinig, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang pinag-usapan po natin lately ay tungkol po sa life, no? At nagsimula po tayo sa purpose ng life, no? That is to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, no? And to love our neighbor as ourselves. Sumunod doon yung how to be a victorious Christian, no? At paano pa tayong maging mananalo bilang Kristiyano? At napag-usapan po natin doon na kailangan pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Last week, a life of praise and thanks. Wow, praise God. We praise God for who He is and we praise God for what He has done in our lives. Ngayon po ay excited po ako sa message. Ito po ay dalawang linggo nating tatalakayin. Ang mensahe po ay the secret of a happy life. Wow, excited na siguro sa kayo dahil lahat po tayo gusto maging happy. Okay? Paano ba maging happy sa gitna ng mga pagsubok? Okay? Sabi po ng iba, a happy wife is a happy life. No, totoo po yun. Pag happy si Mrs., happy si Mama, happy ang buong pamilya. No? Happy ang may bagong cellphone. Okay? Happy ang may bagong laptop. Happy ang mga hindi nawala ng trabaho. Ano pa po? Happy ang maraming benta sa mga negosyo nila. At siguro magiging happy tayong lahat kapag meron pong vaccine. Amen? So, ang happiness po na sinasabi ko ay depende po sa sirkumstansya ng buhay o sa mga material na bagay na meron tayo. Pero meron pong happiness na nanggagaling sa puso na hindi po depende sa sirkumstansya ng buhay. Si Haring Solomon po ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong ito. At may sinulat po siya tungkol sa happiness. Ecclesiastes chapter 3 verse 12 to 13. Basahin ko po sa Tagalog. Naisip ko na walang pinakamabuting gawin ang tao kundi magsaya, at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Wow. Ang pinakamabuting gawin daw ng tao ay magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Gusto ng Diyos na kumain tayo, uminom at magpakasaya sa mga pinaghirapan natin dahil ang mga bagay na ito ay regalo niya sa atin. Okay. Ang magiging masaya po at mag-enjoy sa buhay ay kalooban ng Diyos. At ito po ay regalo niya sa atin. Ito po ay yung kasiyahan na nanggagaling sa puso na hindi po naapektuhan ng mga sirkumstansya sa buhay. Amen. Yan po ang pag-uusapan natin. Kaya sa panahon po ngayon, panahon ng COVID, pwede po tayong magsaya. Meron pong anim na bagay, ang dahilan kung na pwede po tayong magsaya. At ang tatlo po ay ngayong natin tatalakayin, sa susunod na linggo po yung tatlo. Okay?
Ang una pong bagay para masayang isang tao is a contented heart. Okay? A contented heart is a happy heart. Ang tao pong kontento ay masaya na po sa kung anong meron siya. Hindi niya po tinitingnan kung anong meron ng iba at kontento na po siya sa binigay ng Diyos na meron siya at nagpapasalamat siya kung anong meron siya. Masaya po ang taong kontento. Ang malungkot po ay yung taong kinocompare niya yung sarili niya sa ibang tao. At ang isa pang malungkot ay ang taong hindi po nasasatisfy kung anong meron siya. Sa dami ng material things na meron siya, hindi po siya masaya. Yun po ang mga taong malungkot. So, a contented life is a happy life, mga kapatid. Si Paul po ay may sinabi sa Philippians chapter 4 tungkol sa contentment. Okay? Siya po ay tinutulungan ng Philippian church financially sa kanyang ministry, no? At from time to time, hindi po nakakarating ang support sa kanya. So kapag hindi po nakarating ang support sa kanya, siya po ay nagugutom. Okay? Pero masaya siya. So basahin po ang Philippians chapter 4 beginning with verse 11 sa kalahati po. I have learned to be content whatever the circumstances. I know what is to be in need. I know what is to have plenty. I've learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Him who gives me strength. Okay? Sabi ni Paul, lahat ng sitwasyon, circumstances sa buhay, napagdaanan niya na. At natuto siya maging kontento. Maging busog man siya o maging gutom, maging salat siya o in plenty o sagana. Kontento siya, mga kapatid. Bakit daw? Sabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Ibig sabihin, si Kristo po ay nagbibigay ng lakas sa kanya para matuto siyang maging kontento sa kanyang buhay. Ang mga tao pong walang Kristo sa puso nila ay hindi po makokontento. Kailangan po natin si Christ sa puso natin para maging kontento tayo at maging masaya. Dalawang sitwasyon niyo po sinasabi niya, yung busog siya at yung gutom siya, yung salat siya at yung pinagpala siya. Okay? Ibig sabihin, may situation na siya po ay in poverty. Okay? Na nakikita niya yung mga tao na mas nakakaanangat sa kanya. Pero kontento siya, no? Minsan po tayo ay naiinggit, no? Sa naiko-compare natin yung buhay natin sa ibang tao, no? Na bakit sila pabago-bago ng cellphone? Ako, kahit isa, wala akong cellphone. Bakit sila ay nakakain ng mga steak? Ako, araw-araw, sardinas at noodles. Bakit siya binigay na ni Lord lahat sa kanya? Okay. Guwapo, matalino, mayaman pa. Sa akin, wala nang natira. So hanggat meron po tayong inggit sa puso natin, hindi po tayo makokontento. At kaya po natin kailangan si Kristo sa puso natin para turuan tayo makontento. Kailangan po ng lakas at wisdom na ibibigay ng Panginoon sa atin para matanggal po yung mga inggit sa buhay natin at kung anong meron tayo, matuto tayong magpasalamat, makontento sa Panginoon. Yung isa, prosperity also. No? Prosperity can be a source of discontentment. No? So pag pinagpapala ka pala, pwede maging hindi ka kontento. Ano? Sa panungparaan, kapag lagi kang may hinahabol sa buhay, no? Lagi mong hinahabol ang promotion mo. No? No? Gusto mong maregular, naging supervisor, maging manager, assistant vice president, hanggang umabot ka na sa presidente, hindi ka pa rin kontento sa buhay mo. No? Para kang may hinahabol. Para kang ipon ng pera na hindi mo alam kung magkano ba talaga ang kailangan mo. No? Ayaw mo mag-retire kasi gusto mo lahat, ipon ka ng ipon ng pera. Lahat ng negosyo, pinasok mo na pa iba-ibang negosyo kasi gusto mo marami kang negosyo. Hindi ka kontento sa buhay. No?
papalit-palit po ng girlfriend, no? Every month, nagbabago ang girlfriend kasi hindi ka nakokontento sa buhay. Palipat-lipat ng church kasi naghahanap ng perfect na church. Hindi ka makontento. Hanggat wala po si Christ sa puso natin, hindi po tayo makokontento, mga kapatid. Kaya sabi doon sa dulo, I can do all things through Christ who gives me strength. Kapag si Kristo po ay nasa puso natin, hindi po tayo maiinggit sa ibang tao, makokontento po tayo, masasatisfy po yung desires natin, yung buhay natin, at kapag kontento tayo, masaya po ang puso natin. A contented heart is a happy heart. Okay? Number two, a thankful heart is a happy heart. No? Yung taong lagi po lang nagpapasalamat, masayahin daw yun. No? Amen. Totoo, mapapansin po natin yan. Ang taong maliit at maliit na bagay, nakikita niya, lagi po siya nagpapasalamat, masayahin po ang puso niya. Okay? Sabi po sa 1 Thessalonians, chapter 5, verse, 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, sa be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. No? Be joyful always, give thanks in all circumstances. Sa lahat ng bagay daw, magpasalamat ka. At mapapansin nyo, magkadikit ulit yung be joyful and give thanks. Dahil ang tao pong nagpapasalamat, oh, lagi nagpapasalamat sa tao, lagi nagpapasalamat sa Diyos, ay masaya po ang puso niya. Amen? Dati po ako po ay nalulungkot kapag umuulan dahil syempre po ay mahirap lumabas at minsan bumabaha at malungkot talaga ang pagtag-ulan. Pero nung natuto po akong, nung ECQ po ako ay nagdidilig, na sa dami po ng dilig ko ay hindi pa po nagigreen yung mga damo. So sabi ko, Lord, sana naman po umulan. Okay? Kaya po nung unang ulan po, nung May, ay nako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. At ngayon po, tuwing umuulan, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dati, tinitake for granted ko lang ang ulan. Ngayon, ang ulan ay galing sa Panginoon, nagpapasalamat ako sa Kanya. No? Nakakalimutan minsan natin yun, ano? Amen? Minsan, bumibili po kami ng mga gulay sa palengke. Yan naman ang ginagawa natin. Gumagawa tayo ng gulay sa bahay. Ulam namin gulay lagi. Pero minsan po ay kulang ang rekado sa gulay at gagabi na, sinasabi ko kay Elena, kulang sa ganito. Sabi niya, kumuha ka ng talbos dyan, may talbos dyan. Kumuha ka ng talong dyan, may talong dyan. Kumuha ka ng kalamansi, kumuha ka ng sili. Wow! Sabi ko, meron pala tayong mga ganyan, mga ano, bunga. Ngayon, kapag may mga bunga ng sili, bunga ng talong, bunga ng... Naku, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Dati parang dinadaan-daanan ko lang yan. Sa maliliit po na bagay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Paggising sa umaga, magpasalamat po tayo dahil buhay pa tayo. Maraming taong hindi na gumigising. Magpasalamat tayo, buhay pa ang mga magulang natin. Magpasalamat tayo, kasama natin sila ngayon. No? Lahat ng bagay, sabi, magpasalamat tayo. Meron pong isang matanda, 80 years old, siya po ay nagkasakit. At siya po ay pumunta sa ospital, nahirapan po siyang huminga. So kinabitan po siya ng oxygen for 4 days, naka-oxygen siya. On the 5th day, magaling na siya, tinanggal na po yung oxygen. Okay. At nung paglabas niya, ay pinakita po yung bill sa kanya. Napansin niya doon yung bill po ng oxygen. No? Ang oxygen po ay binil po siya ng 5,000 a day for 24 hours. No? So, 4 na araw siya nakatutok sa oxygen, 20,000 bill niya. Umiyak po siya. Sabi ng mahal niya sa buhay, Lo, huwag ka nang umiyak. Kaya naman nating bayaran yung 20,000 na yan. Sabi ni Lolo, hindi naman ako naiiyak dito sa bill. Naiiyak ako kasi napakabuti ng Panginoon. Biruin mo, 24 hours akong kinabitan ng oxygen, nagbabayad ako ng 5,000 in 24 hours. Samantalang 80 years old akong nabuhay, binibigyan ako ng Panginoon ng oxygen, hindi ako nagbabayad. Amen?
tinitake for granted natin yung paghinga natin. Yung pala sa ospital, binabayaran pala ang paghinga. No? Kapatid, marami pong bagay sa mundong ito na papasalamatan natin ang Panginoon. No? A thankful heart is a happy heart. No? Ang problema, maraming tao na masyadong nagreklamo. Yan po ang mga taong malungkot po yan. Okay? Nagreklamo sa sweldo nila, nagreklamo sa prof nila, okay? Nagreklamo sa gobyerno. Okay? Pwede po natin tingnan ang isang bagay sa positive side. Ano? Kapag isang tubig po ay may kalahati, ang baso kalahati laman po tubig, pwede natin tingnan na half empty o pwede na rin natin tingnan na half full, di ba? Pero piliin po natin yung positive side para magpasalamat po tayo sa Panginoon. Amen. Last na lang po, nalulungkot po ako nung nagkaroon po tayo ng COVID dahil hindi na nga po natuloy ang ating worship. Nakakamiss po yung mag-worship sabay-sabay, nagkakamayan tayo, nagpupuri tayo. Nakakamiss po yun, nakakalungkot at iniisip ko, Lord, kailan kaya babalik? Ano? Pero yung isang side po noon, nakita ko po yung pagpapala ng Panginoon. Alam niyo po, dahil sa online service natin, okay, nakaka-minister tayo hindi lang dito sa San Pedro area. Umuabot po tayo sa buong Metro Manila. May nakikinig po sa Quezon City, Muntinlupa, Paranaque. At may nakikinig rin po sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa Australia, sa Canada, sa United Kingdom. At yun nga, binabati ko po sila. Hindi ko akalain, no, na itong nangyaring itong COVID ay lalo pa pong nag-expand ang ating ministry. Kaya po, in everything, give thanks. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Amen? So, to be happy, you have a contented heart. To be happy, you have a thankful heart. And last, to be happy, you should have a generous heart. No? Ang taong nagbibigay, mapagbigay, ay masayahin. Amen? So, basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 8. At gusto po encourage ni Paul ang mga taga-Corinthians na magbigay. No? So, gumamit po siya ng example. Example niya po ang Macedonian Church. No? Basahin ko po mula sa verse 1. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Sabi nun, out of the most severe trial, their overflowing joy and extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Wow! Itong Macedonian church, mga kapatid, anong meron sila? Meron silang severe trial. May pagsubok sila. Siguro mga walang trabaho, mga walang pinagkakakitaan, walang negosyo, yung iba siguro nagkakasakit. No? Severe trial ang pinagdadaanan. Ano pa? They have extreme poverty. No? Pinakamahirap, mahirap pa sa mahirap ang buhay nila. Maaring nagugutom na sila. Ito pong sitwasyon, no? Itong negative. Pero itong positive, the grace of God is in them. May grace ang Panginoon sa kanila, kaya meron silang overflowing joy. Wow! No? May overflowing joy sila. Ang grace ng Panginoon ay nasa kanila. At anong pong resulta? They gave as much as they were able and even beyond their ability. Dahil sa grace of God, dahil sa joy nila, nakalimutan na nila yung circumstansya ng buhay nila at nagbigay sila sa ministry lampas sa kanilang makakaya. Amen? Pwede pala tayong magbigay ng beyond our ability kung meron tayong masayang puso. Masaya tayo sa pagbibigay. A generous heart is a happy heart. Meron po akong pinapanood sa TV, mga kapatid, na isang host, tumatawag po siya, kung sino pong sumagot, ay mananalo po ng 20,000. At natawagan niya po ang isang pasyente sa dialysis. At unang-una natuwa po yung host na ang nakakuha ng tawag niya ay
pasyente sa dialysis. So sabi doon, nanalo siya ng 20,000. Tuwan-tuwa po yung pasyente, mga kapatid. Pero hindi natin alam, tuwan-tuwa po yung host. Kasi po, yung pagbibigyan niya ng 20,000 ay doon sa nangangailangan. At dahil po sa tuwa niya, tinanong niya po kung ilan po ang dialysis patient doon. 14 po. Sabi niya, lahat ng dialysis patient, bibigyan ko ng 30,000. Amen. Masaya po yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya sabi ng Panginoon sa Acts 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Mas pinagpala yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? Yung nagbibigay po, masaya lang siya kung tumatanggap siya. Masaya lang siya kung gusto niya yung tinanggap niya. Pero kung hindi siya tumatanggap, hindi natin alam kung anong kalagayan niya. Pero yung nagbibigay, bago pa lang siya magbigay, masaya na siya. Habang nagbibigay siya, masayang masaya siya. Pagkatapos niyang magbigay, masaya siya. At nagpaplano pa siyang magbigay. All throughout, meron siyang happy heart, mga kapatid. Sabi sa Bible, God loves a cheerful giver. Mahal pala ng Panginoon ang mga taong masasayang nagbibigay. Amen? A generous heart is a happy heart. Lastly, mga kapatid, tayo po ay nagkaroon ng grocery giving noong mga March, April, May, tatlong buwan po. At ang instruction ko po sa mga workers natin ay puntahan nyo yung pinakamahirap na mga tao, yung talaga nangangailangan, at kuhanan nyo sila ng picture at pagsalitain nyo sila. Okay, so na documented po yon at pinalabas po natin yon sa ating mga online services. At napanood po yon ng mga donors natin. Alam nyo? Nakakatuwa po yung mga itsura po yung mga taong tumatanggap. Nagpapasalamat po sila na nakatanggap po sila ng grocery at umiiyak pa nga yung iba. Pero ito po, mga kapatid, yung donors po natin, mas masaya po sila. Kasi nakita po nila na yung mga binigay nilang tulong ay nakarating sa manangangailangan. At dahil po masaya sila, alam niyo po, nagbigay po ulit sila. Mas masaya po yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? A generous heart is a happy heart. Kapatid, you want to be happy? Kapatid, you should be contented in life. And I pray, mga kapatid, na bigyan kayo ng strength ng Panginoon, ha? Para maging contented kayo sa buhay nyo at maging masaya kayo. I pray na i-bless kayo ng Panginoon para maging thankful kayo sa buhay nyo at maging masaya kayo. And I pray na bigyan kayo ni Lord ng sensitive heart, no? Para magkaroon kayo ng generous heart, okay? Para maging masaya kayo sa buhay. Amen? Lahat ng tatlong bagay na ito, mga kapatid. To be contented, to be thankful, to be generous, hindi natin magagawa kung wala si Kristo sa puso natin. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Ang konteksto nun ay yung kaya ko maging kontento. Pero kaya rin ng Panginoon tayong tulungan maging thankful. At kaya rin ng Panginoon tayong tulungan na maging generous. Ang susi po, kailangan pala natin si Kristo sa buhay natin. Kaya kung wala pa si Kristo sa buhay mo, tanggapin mo siya. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa puso ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Salamat po at ikaw ay namatay at nabuhay na muli upang bayaran ang aking mga kasalanan. Mula ngayon, Panginoon, ang lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Pwede po ako maging kontento sa buhay ko dahil sa iyo. Pwede po ako maging thankful sa buhay ko dahil sa iyo. At pwede po ako maging generous sa buhay ko dahil sa iyo. At dahil sa mga bagay na yan, Lord, may enjoy ko po ang buhay na binigay mo. Magiging masaya po ako sa kabila ng hindi magandang sirkumstansya ng buhay. Dahil meron akong contented heart, thankful heart, and a generous heart.
Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all. Sa susunod po na week, yung part 2, and I pray na magkaroon kayo ng masayang buhay. Dahil ang will po ng Panginoon ay maging masaya po tayo sa mundong ito. At ang kasayahan po ay regalo ng Panginoon sa ating lahat. God bless you po.